Magandang araw mga kabayan. Ito po ang inyong lingkod ulit. Walang iba po, Mr. Fritz De Leon. Ngayong araw na to ay mag-aaral tayo tungkol sa technical side ng ating business. Siyempre, pag may mga katanungan yung mga kabayan natin, mas maganda po yung masasagot natin sila. Kaya sana po marami kayong matutunan. Okay, unang gawin po natin is magsisave po tayo ng gateway natin. Ifo-phone book po natin yan. Kung kayo po ay Sun user, ito po ang mga gateways nyo, yung mga number na po yan. Isisave nyo po. Ipapangalan nyo sa phone book is gateway. Kuha lang po kayo ng isang number dyan. Same po dito sa Smart. Kung kayo po ay Smart user or Talk and Text user or Red Mobile user, kuha po kayo ng isang number dito at i-phone book nyo po. Pangalanan nyo pong gateway. Same po sa Globe tsaka Touch Mobile. Kuha po kayo ng isang number dyan. I-phone book nyo. Pangalanan yung gateway. Unang prosesong pag-aaralan natin is paano po mag-load. Ito po yung pangkaraniwang unang tanong ng ating mga bagong business partners. Okay? Ganito lang pong gagawin natin. Meron po tayong commands. Ito pong commands na to ay yung LX load command. Alright? Gagawa po tayo ng message. Alright? Tatype po natin itong message sa ating cellphone. LX space load space Technopreneur ID. Ito po yung ID number nyo. Space password or PIK, personal identification key, space product code, space customer's cell phone number. Ito po yung example, LX space load space ID number, space password, space yung product code na ipapaload po, and space cell phone number ng customer. Alright, dito po makukuha yung product code sa price list po natin. Depende po sa product na bibilhin. Ganito po yung common human error. Nalalagyan po ng space dito. May extra space po dyan. Alright? Pag load nyo po sa customer, hindi po yun siya maloload kasi merong sobrang space. Kaya make sure walang sobrang space in between or dito sa uli na hindi po natin minsan nakikita. Yun lang yung pinaka-importante dun. Pag tama po yung commands natin, okay, make sure isa-send natin yung command na yan sa gateway po. Alright? Pag send nyo dun sa gateway, pag tama yung commands, automatic maglo-load agad yun. Walang delay. Alright, isa po yung technique na gagawin natin para hindi kayo mahirapan mag-load since commands po yung gagawin natin is gumawa po kayo ng template or outbox or draft. Right? Save nyo po itong LX space load space ID number space password or PIK. Hanggang dyan lang po. Okay? Para kung may mag-load po sa inyo, i-insert nyo na lang po itong command na to, insert template, hanggang dito po sa password para lalagyan nyo na lang ng product code at saka cellphone number ng customer. Hindi nyo po kailangan mag-type ng paisa-isa. Okay, i-explain ko po sa inyo kung how the mobile system works. Right. Ito po yung cellphone natin. Ito po yung telco highway. Ito po yung customer or kayo po kung luloadan nyo yung sarili nyo. Ito po yung telco o dito po tayo kumukuha ng product. Let's say, ito po yung Smart, Globe, or Sun. Tapos, dito na po yung gateway natin. Alright? Okay, ganito po yun. Kung may magpapaload po sa atin, again, gumagawa po tayo ng command. LX space load space ID number, password, product code, and customer's cell phone number. Okay? Yan po yung ID number and password. Yan po yung product code. Example, S30X is yan po yung Smart 30 pesos economy load. And customer's cell phone number. Alright, ito po yung gateway. Isa po sa mga gateway ng Smart. Sisend natin yan ngayon. Okay? Dadaan yan sa gateway natin. Okay? Iko-confirm niya po kung tama yung ID number, tama yung password, and sufficient po yung balance nyo, yung load wallet nyo.
Pag kumpleto po yun lahat, kukuha na ngayon siya ng produkto sa telco, sa smart po, since smart po yung pinapaload na natin. And then, pag confirm po ng telco, loloadan niya ngayon yung customer mo. Alright? Loaded. And then, si telco magko-confirm sa gateway natin na si customer is naloadan na. Okay? And then, yung gateway natin is magko-confirm po sa atin. Ito po, one new message from Lorix Stream. Magko-confirm siya na naloadan na po yung customer natin. Again, make sure ng commands na ginamit natin eh walang sobrang space. Okay? Alright, recap lang. Make sure wala pong sobrang space dito sa huli or sa mga gitna ng commands. Hindi po natin namamalayan kasi pag sobrang space, eh pag nagsobra yun, hindi talaga maglo-load yung system natin. Ito po yung usually na nangyayari kapag may delay sa pag-load. Diba po, unang-unes, magsisend tayo sa gateway, papunta dito. Pag na-confirm ni gateway na tama yung information, right? Pag-send niya ngayon sa telco, pagpalagay po natin yung telco may traffic or may tinatawag nating congestion. Right. Possible po nag-upgrade yung telco office or meron po silang maintenance kaya po lahat ng text messages ay nata-traffic. Pag ganun po yung nangyayari, syempre hindi po makapag-load sa customer, hindi po darating muna yung load sa kanya kasi po nakapila yung command natin. Alright? Kailangan po nating intindihin na yung system natin ay para pong highway. Right. Paghating gabi po tayo pumupunta ng downtown, syempre mas mabilis po kasi walang traffic. Pero pag rush hour po, matagal pong hihintay natin sa highway kasi po traffic. Same lang po yung sa commands natin since text po yung command natin, nata-traffic po dito sa telco. Alright? And minsan din kapag may maintenance si telco, kailangan din pong mag-maintenance ng system natin kasi po hindi pwedeng mabilis yung system nila sa atin mabagal. Dapat po pantay yung kabilisan ng ating system at saka yung telco system. Okay? And yung system po din natin, paminsan-minsan kailangan po din niya ng maintenance. Stable po yung system natin, kaya lang po mas mainam na po yung parating nagme-maintenance. Kasi po pag may nasira sa isang server dito sa ating system, damay po yan lahat. So, pangit po kapag yun ang mangyari. Kaya, minsan-minsan po, nagme-maintenance tayo. Pangalawang proseso po na pag-aaralan natin is, paano po tayo mag-replenish ng load wallet natin. Siyempre po, ginagamit natin yung load wallet natin, nauubos. Kapag naubos, magpa-replenish. Okay, first option, punta tayo ng V-Mobile office nationwide. Sa office po, meron pong tinatawag na loading slip. Ito po yun, fill up nyo lang po ng mga informations. Pangalan nyo po, ID number nyo. So, huwag nyo kalimutan yung ID number nyo. Cellphone number, amount po na ipapaload nyo at yung date. Sulat nyo lang po yan sa Opel, ibigay nyo po sa cashier and kami na po bahala. Yun po yung ating first option. Okay, makakatanggap po kayo ng confirmation na naloadan na po kayo pag process po namin ng inyong reloading slip. Real time po yan yung paglo-load namin. Pagbigay mo ng resibo, pag-process namin, agad-agad naloload yun. Okay? Second choice is mag-load wallet transfer po tayo. Di ba po, mayroon tayong mga retailers. Pag naubos po yung load wallet nila, tayo lang po ang dealer na may capability na mag-transfer ng load wallet. Okay? Ito po yung commands na gagawin natin. LX space transfer space Technopreneur ID or ID nyo po space password space LX load space amount to transfer space retailer's ID number yung papasahan nyo po ng load wallet and then space retailer's cellphone number.
Okay? Ito po yung sample ng command, lx space transfer space ID number nyo po. Ito po yung ID number nyo kasi kayo po yung dealer, space password nyo, space lx load command space amount is 500 space ID number ng transferan nyo ng load wallet and then space yung cellphone number nila. Again po, common human error, make sure na walang space dito sa huling command. Right? Kasi po pag may sobrang space niyan, pag send nyo sa gateway, hindi po tatanggapin ng system yun kasi mali. Again, make sure in between, wala pong space again. Right? Pag tama po yung commands nyo, make sure to send it to your gateway para po ma-process namin. And again, pag tama po yung commands, walang sobra, walang human error, automatic, yung load wallet is matatransfer dun sa pinag-loadan mo ng load wallet. Okay, makakatanggap po sila ng confirmation na na-loadan na po sila ng 500. And ikaw po, makaka-receive ka din ng confirmation na nabawasan po ng 500 pesos yung load wallet mo. Update lang po, kapag less than 500 pesos na load wallet yung ni-transaction nyo, may bawas kang piso na load wallet. Pagpalagay natin, meron kang 1,000 na load wallet, tapos nagpa-load wallet transfer yung techno user mo ng 300 pesos, yun po yung minimum 300 pesos, ang mababawas po sa load wallet nyo is 301 pesos. Kasi po, below 500, merong bawas. Pero, above 500 pesos po, wala na pong bawas yon. Third option, online conversion. Alright, for again, for dealers lang po to. Punta po kayo dito sa link, http://mylx.biz. Ay, ito po yung website natin, yung website po natin sa marketing. Login lang po kayo using your ID number and password. Again po, for dealers lang po to. Click nyo po yung login. Ito po yung makikita nyong website. Okay. Click nyo po yung convert earnings. Pag-click nyo dyan, okay. Pagpalagay natin, ito na po yung income nyo, 26,000. And meron na po kayong 6,500 na na-withdraw. Right? Meron kayong 20,000 pesos remaining. Okay. Pagpalagay natin, i-convert natin yan ngayong 20,000 para maging load wallet. So, lagay nyo lang yung password nyo dito. And then, lagay nyo yung 20,000. And then, click submit. Ganito po yung proseso nyan. Make sure na na-convert nyo po yung earnings nyo before 7 p.m. Friday. Okay? Before 7 p.m. Friday. Para po, pagka Wednesday next week, mako-convert na po itong load wallet nyo. Darating na po yan. Pagpalagay po natin na late kayo sa pag-convert. Pagpalagay natin, alas 9 na ng gabi ng Biyernes. So, basically, darating yung load wallet nyo next Wednesday pa po sa makalawang Miyerkules. Alright, just make sure and please remember, always convert your earnings before 7 p.m. Friday para po may load wallet na kayo pagka Wednesday ng hapon. And ito po yung last option natin, fourth option, bank account deposit. Okay? Meron po tayong mga bank account ng V-Mobile sa mga accredited banks. Ito pong First Union Bank of the Philippines. Ito po yung account number. Sa BDO po, ito po yung account number. BPI, ito po yung account number. And then Metrobank, ito po yung account number. Pagpalagay po natin, walang malayo po tayo sa V-Mobile office and wala pong mga dealers na pwedeng mag-transfer ng load wallet and wala pa po tayong income sa marketing natin. So, pwede po tayo mag-deposit sa banko. Okay. Hindi po yung gagawin natin. First option is Union Bank. Okay. Make sure, kapag Union Bank po yung ni-deposit nyo, make sure to get the bills payment slip. Right? Ito po yung mukha ng bills payment slip. Okay, make sure to get this one. Okay, lagay nyo po sa information company or institution na pagdedepositohan nyo or babayaran nyo is V-Mobile Technologies.
name nyo po, and then account number or reference number is your V-Mobile ID. Okay? Dito po magre-reflect yung ID number nyo. Okay? Fill in the cash details po dito sa baba. And then, ito po yung pinaka-the best sa Union Bank. You do not have to send LX reload notification sa system. Kasi po, naka-reflect na po yung pangalan nyo dito and yung ID number nyo. Once po ma-receive namin tong resibong to sa office, malalaman namin na ikaw po yung nag-deposit ng pera. So, hindi nyo na po kailangan mag-text. Again, make sure it's bills payment slip para po mag-reflect yung information nyo. Okay, load wallet will be credited the same day. Ganito po yan. Sa banko po, merong 3 hours processing period. Kapag umaga nyo po diniposit yung pera, probably afternoon, meron na po kayong load wallet. Pag around 2 or 3 p.m., expect na magka-load wallet kayo kinabukasan na po ng umaga. Alright, again, merong 3 hours processing period. Second option is sa BDO po. Ito po yung Banco de Oro. Alright, make sure to get the cash deposit slip. Okay, kanina bills payment, ito naman cash deposit slip. Okay. Ganito po yung itsura ng cash deposit slip. Alright, mananotice nyo po, wala pong pangalan nyo yung cash deposit slip. Hindi po nagre-reflect yung pangalan nyo tsaka yung ID number nyo. Nakalagay lang po dyan is yung account number ng V-Mobile and pangalan ng V-Mobile. Alright? Ito po yung account number ng V-Mobile sa BDO. Okay? Pag nag-deposit po kayo sa BDO, nag-cash deposit slip deposit kayo, wala po yan siyang inter-branch deposit charge. Wala pong charge yan. Okay? Remember that. And again, merong 3 hours processing period. Pag umaga, usually hapon, napaghapon, expect the next day. And then, there's no business operation on weekends. Alright? Pagbigay nyo po sa teller nitong cash deposit slip na to, bibigyan po kayo ulit ng resibo after nyo po pag-process. Okay? Ito na po yung matatanggap nyong resibo. Okay? Kailangan nyo po mag-send ng LX reload command. Kasi again po, hindi po dyan naka-reflect yung pangalan nyo and ID number nyo. Kaya kailangan nyo mag-text para malaman po namin na tong 500 na to galing po sa inyo. Okay? And ito pong gawin natin. Magte-text po kayo, LX space reload space techno user or technopreneur ID / PIK or password / amount deposited. Okay? Ito po yung amount deposited, 500 pesos. / bank. Siyempre, yung bank po is BDO. / bank code. Yung bank code po is eto, yung 398. Pag hindi po kasi sigurado sa bank code ng pinagdepositohan yung banko, tanungin nyo lang po sa teller. / bank branch, pagpalagay natin SM Mall of Asia, pwede din po ilagay dyan dito po sa Lanang po yan, dito sa Davao. / account number, yung account number na pinagdepositohan nyo po, ito po. Alright, saktong sakto po yan sa BDO account number ng V-Mobile. / date and / time. Alright? Ito po yung date and time. Make sure na tama po yung information. Date and time. Okay? Kasi po, marireceive namin tong resibong to sa office. Right? Pag nareceive namin yung text confirmation mo, malalaman po namin na galing yan sa'yo kasi nagmatch. And again, dito sa text na to, nag-reflect yung ID number mo. Ito po yung ID number mo. So, malalaman namin galing yun sa'yo. And, iluload po namin agad yun pag natanggap namin yung resibo galing sa banko in 3 hours time po. Alright? Common human error, don't forget, wala pong sobrang space dito in between. Baka po may sobrang space. Pag send nyo po, hindi po namin marireceive yung text message. Alright? Don't forget to send the command sa inyong gateway.
Alright, same process po sa BPI and Metrobank. Make sure to get the cash deposit slip. Okay, again, 3 hours processing period. Pag umaga, usually hapon na. Pag hapon, expect na bukas ng umaga. Then, wala pong business operation on weekends. And lahat po ng process na to is available po sa inyong quick guide. Kailangan nyo lang po basahin at intindihin po natin kung ano mga nakasulat doon. Pag meron po kayong mga questions, huwag po kayong mag-atubiling magtanong para po maklarify yung information or magpatulong po kayo. Okay, sunod po nating pag-aaralan is paano po mag-register. Alright? Kayo pong mga dealers, again, meron po tayong 20 pieces na techno user or retailer. Para po magamit ng mga retailer nyo dun, para po magamit ng mga kapitbahay nyo gustong mag-loading, kailangan po natin i-register. Okay? Ganito po yung gagawin natin. Magpa-process po tayo ng LX reg na command. Okay, ganito po yun, no? LX space REG or reg space techno user ID. Okay, yung techno user ID or yung retailer ID space subscribers activation code or yung SAC. Nasa likod po yan ng techno user card nyo. Kailangan nyo po i-scratch para makita nyo po yung number. Alright, it's a 10-digit number. And then space birth date. Okay, make sure the birth date, ganito po yung format. Month-date-year. Okay, ito po yung sample. 12-05-1984. Yan po yung birth date format. And then space telco code. Alright, ganito po yan. Kung ano po yung SIM na gamit nyo, yun po yung magiging telco code nyo. Kung SIM nyo is talk and text, tagay nyo TNT. Kung SIM nyo is touch mobile, that is TM. Kung Sun, that is Sun. Kung Globe, that is Go Globe. Kung Smart, that is Smart. And Red Mobile, that is Red. Okay, yun po yung mga accepted telco codes. And then space your full name. Okay, review lang po natin itong message na to. Again, LX space reg ID number space subscribers activation code 10-digit number na nasa likod na kailangan i-scratch space birth date space telco code smart space full name. And then make sure walang human error. Make sure na walang sobrang space. Alright? Pag okay yung command, send nyo po sa gateway nyo. Okay? Pag tama po ulit yung commands, agad-agad magre-reply yung system natin. Ito po yung i-reply ng ating Load Extreme system. You have successfully registered your account. Your load balance is zero. Of course, kakaregister pa lang zero balance talaga yan. And bibigyan po kayo ng default password or your personal identification key. 6-digit password, okay? You have successfully registered your account. Load balance is 0. Your PIK is 1, 2, 3, 4, 5, 6. And pwede na po yung i-change anytime nyo po gustuhin. And then, sa likod po ng Tecno User Card, meron pong step 2 doon to change your address. Hindi na po kailangan sundin yun. Optional lang po yung change address. Again, hindi na po kailangan mag-change address na command. Alright? And again po, all information is available in your quick guide. Basahin lang po natin yan and intindihin natin. Matutulungan po tayo ng quick guide na yan. Okay, ito po yung Load Extreme system behavior. Meron tayong tinatawag na 3 error trapping rule or 3 wrong PIK entry. Pag nagkamali po kayo ng lagay ng password nyo or gamit ng password nyo 3 times, automatic po, malalock yung account nyo. Kailangan nyo po tumawag or mag-request sa ating system online para po ma-unlock yung ating account. Alright? Okay, telco warning notification and 30 minutes stale request feature. Ganito po yan. Okay, telco warning notification, pag hindi po talaga na-loadan or hindi po talaga na-loadan yung customer natin because of telco congestion or baka mayroong maintenance yung telco, kahit magre-reply po sa inyo yung system na hindi po talaga na-loadan. And that system will reply to you in 30 minutes. Okay? May iba po nagsasabi, ngayon na niloadan tapos kinabukasan na po dumating, hindi po
Hindi po totoo yun. Alright? Meron tayong 30 minutes stale request feature. After 30 minutes, pag hindi na-loadan yung customer, automatic magre-reply sa iyo yung system. Due to telco congestion or due to system unavailability, hindi po ma-loadan. After 30 minutes, you will receive a confirmation. Alright? Sasabihin na hindi talaga na-loadan and your load balance will be restored. Okay? Yung gano'n man load balance yung kanina. May tinatawag tayong 5 minutes trapping rule. Okay, ganito po yun. Di pa po maglo-load po kayo sa customer. Alright? Kahit ilang beses nyo po isend, etong command na to, same commands, same product code, and same cellphone number, within 5 minutes, kahit 100 times yung po isend yan, that will be counted as one transaction only. Alright? Ulitin ko po, within 5 minutes, kahit 10 beses po kayo nag-send sa gateway, alright, isang transaction lang po yan, isang beses lang po maloloadan. Okay? Ginawa pong feature na to, kasi po minsan yung telco, kahit isang beses ka lang mag-send, eh, ang nare-receive nila, 2 or 3 message. So, pag wala tong feature na to, automatic 3 beses na yun maglo-load within 5 minutes. Diba? Alright. So, andito yung feature na to for our security na din. Again, kahit ilang beses ka mag-send, basta within 5 minutes with the same code, the same number, and the same commands, that will be counted as one transaction. Pag lumagpas na po ng 5 minutes, syempre, second transaction na yun. Alright? Okay, meron tayong text care command. Member may send the following text command format. Alright? Okay, ganito po yun. Ito po yung mga text care hotline po natin for the smart number, for the globe number, and for the sun number. Okay? Pagpalagay po natin, nakalimutan nyo po yung password nyo. Okay? Pagpalagay na natin, nakalimutan nyo yung password mo. What is my password? Okay, ganito po yung gagawin natin. Okay, create kayo ng message. Lagay nyo po yung ID number nyo dito. Okay, and then, tanong nyo po, what is my password? And then, send nyo po dito sa respective hotline number nyo or text care numbers. E ganito po yung mangyayari. Pag-receive po namin ng message na to, titignan namin yung ID number. Nag-match po yung ID number, check. And yung cellphone number na nakaregister and yung cellphone number na ginamit nyo, pag nag-match yun, check, magre-reply po kami. Alright? Pero pag ganito pong scenario, pareha po yung ID number, nag-match, and then yung cellphone number na nakaregister, and then yung ginamit mo, eh, hindi po nag-match. Syempre, for your security reason, hindi po namin i-re-reply yung password nyo po. Alright? And expect at least a day or 2 days process, kasi marami pong nagre-request sa system. So, iniisa-isa po namin yun for your own security na din. Okay, common problems, loading delays, telco congestion. Yan po yung number one. Okay, telco over the air system unavailability or under maintenance. And hindi ko po nalagay dyan yung common human error. Sa ating commands, magkamali po tayo na sobra ng space. So, hindi po yun siya malaload. Magkakaroon po yung loading delays. Okay? Customer non-receipt or otherwise successful loading, yung mag-load tayo tapos hindi pa nila na-receive yung confirmation na na-loadan na. Have the customer check their number. Baka po na mali yung number na binigay. Kaya po sa ibang customer po na loadan. Okay? Or have your customer check their balance. Baka na-loadan na, hindi lang dumating yung confirmation, pero may balance na po. Right? Okay, meron ding mga lumang cellphone na parating nagahang, so pwede nyo pong i-restart yung cellphone para po makareceive ng message. And then, make sure na yung cellphone ng customer nyo hindi po full. Kasi po, hindi nila marireceive yung text confirmation na naloadan sila kasi po, puno yung inbox nila. Hanggang doon lang po muna yung pag-aaral natin tungkol sa ating system and the technical aspects ng ating negosyo. Sana po marami po kayong natutunan. Okay, don't forget, pag meron po kayong mga tanong, suggestions, or any reactions, add nyo po ako sa Facebook, flipcwalker@gmail.com, or again, contact nyo po ako through SMS,
at 0919-6245-415. Pag OFW po kayo ulit, lagay nyo lang po yung roaming number nyo para po makapag-text back po ako sa inyo. Maraming salamat po and God bless. Welcome to V-Mobile.